Manila, Manila. Oy, mga Repapis, napakanta inyong Repapis ang Manila. Dahil nandito tayo sa pinakasikat at capital city ng Pilipinas, ang bayan ng Manila, Manila. Kaya kapag napadaan ako talaga dito, ang dami kong nakikitang magagandang tanawin na kung ano-ano pa. Pero, bakit nga ba nandito? Siyempre, alam na this, dahil sa episode natin ngayon, Tubo at Batang Maynila, ang tropa na bibisitahin natin, Toys! Kilalang kilalang siya, lalo na sa mahilig sa mga food vlogs dahil napanood natin ito. Nakatakam-takam ang mga kanyamang ginagawa. Binablog niya yun. Kaya mga Repapis, ano pa iniintay natin? Ngayon, malalaman na natin kung sino siya. Pero bago natin siya puntahan, kayo na ay dapat tumutok sa atin at mag-subscribe kayo at mag-hit ng notification bell. Siguraduhin yung oo ang sagot nyo dahil sa episode na to ay mamimigay kami ulit ng talpak points. 10 ang mananalo ng tig. 3,000 pesos. Ayan. Sa dulo ng episode natin, dapat malalaman nyo kung paano kayo mananalo. Kaya tutok lang. Kayo hanggang dulo at mag-subscribe kayo. Siyempre. Ha? At medyo papasyalan ko na. Ah, Manila, Manila. I can coming back to Manila. Hi, guys! Mga Repapis, may aso ron. Dito tayo. Mga Repapis, ito na naman ang yung Repapis Buster Long Bea. At ngayon, ha? Ibang tropa naman ang kasama natin. Alam mo naman ako, layas ako eh. Ikot ako ng ikot. Ngayon, ang kasama natin, tulad na sinabi ko, tropa ng Pitmaster Champion sa Manok from Team Sabong Nation, ha? Content creator, vlogger din to, at susunod na kunsihal ng Distrito 4 dito sa Maynila. Ayan na, siyempre, Javi Habagat Pagachi! Idol! Hello, Master Long, at lahat ng mga Repapits na nanonood sa atin sa Pitmaster sa YouTube. No? Maraming salamat sa pagbisita ng atin, Master Idol. Ay, siyempre. Sir Long. Hindi lang yun. Eh, ako, pag nagkwento ako, alam mo bang idol ang tatay ko, idol na idol ang lolo mo. Yung ex-mayor. Alam mo mga panahon, pero matatagal na yun. Kaya tayo naman ang pinagtagpo ngayon. Ngayon, eto na. Bilang Batang Maynila. Taka Maynila ka. Manila boy, kung tawagin ka. Tama, dito yung mga kwento ng Manila. Hindi mo na natanong. Manila boy, Toin. Yes, alam ko. Taga rito ka dati sa Miguelin. Miguelin, meron ako dyan. Nagtira ako dyan. Tsaka sa Abad Santos, nagtira ako dyan. Sa Manugit ako pinanganak. Alam mo, nung bata ako, ako yung tinatawag na amoy pawis. Bakit? Talagang lagi nasa kalsada lang ako. Ako yung nag-uso nung araw. Usong-uso yung mga kanal, yung karera ng stick ng ice drop, yung bangka. Yes, alam ko yung karera yan. Tapos yung halungkatin mo yung kanal, nakakakuha ka ng isang Paris na hikaw. Ako nag-uso nun. Kaya siyempre, binabati natin lahat ng mga taga-Distrito 4 at ang buong mga Batang Maynila. Okay? Teka muna. Ito, siyempre, matagal ako. Bulacan na ako nakatira. Ano ba pasyalan mo dito? Yan, una natin tanong. Siguro, halata naman board na pinapasyalan natin dito, puro pampabata. Puro kainan. Kainan. Hindi naman, kung saan ako, sa katawan pa lang, alam mo saan ako tatambay. Hindi naman, alata. 52 siguro, bebang. Ibig sabihin talaga, mahilig kang kumain. At least, at least, kain talaga ang ikot natin dito. At saka hindi, ang yung kinakain mo, mga street foods, kung tawagin, yung kung ikot-ikot, katulad yung nai-dirigating yung mga sumisigaw-sigaw dyan, ng mga ganon. Basta, kung sa kalsada man siya o sa restaurant, tira ka kinakain ko, masarap na foods. Ayan. Pero mamaya, doesn't matter where we are, basta masarap yan. Kita nyo naman kung bakit, di ba? Teko mamaya, medyo patikin mo ko na sinasabi mo kanina, yung sinasabi mo sa akin na tumbong. Kinakabalok siya. <Yeah. laughs> Alam mo naman ako ba, nagagalaw ako. Kusunada ko yung mga tumbong. Ha, madinig ko yan. Tumbong meron, pero wala na soup number 5 doon, boss. Wala na soup number 5. Hindi ko pa kailangan ng soup number 5. Ang may kailangan yan ng soup number 5, si EJ, yung ating floor director. Yan, medyo wala na yun. Medyo wala na yun. Nandito tayo ngayon sa Sampaloc to. Yes, sir. Yes, sir. Hindi, yes, tanong ko lang. Gusto ko lang halungkatin. Baka mamaya alam mo, bakit ba tinawag na Sampaloc ito? Maraming mga kwento kung bakit. Pero dati kasi itong distrito natin, ang may-ari sa prominenteng pamilya ng Maynila, ano to, taniman nila. May calabash, may mangga, may pinya. Kaya it was all named after kung anong nakatanim. At karamihan na nakatanim dito is puro ng Sampaloc. Puro ng Sampaloc. Marami talaga rito puro ng Sampaloc. Puro ng Sampaloc talaga. And then syempre, nung naging ika-4 na distrito, na-develop na, naging ganap na distrito na siya, unti-unting pinangalan yung
mga kalsada, sa mga characters, sa mga kwento ni Noli Metangre, ni Jose Rizal. Si Pare Crisostomo Ibarra. Yeah, no, alam mo naman, alam mo na, kaya alam ko dito, pag nadaan ako dyan, mga estudyan, Ibarra, Sisa, Diego, mga pangalan dyan, di ba? So, Laonglan, Dapitan. Tsaka tayo kanina, Sampaloc, ano? Akala ko kasi yung sinasabing Sampaloc, yung sinabi, may meron ka ngayon, may mga bata kang kausap ko kanina. May mga kabataan ngayon na naniniwala, kaya tinawag na Sampaloc. Oh. Kasi dapat sampalin yung mga bulok. Ano yung sinasabi? Dapat ka isa ka. Kala ko sinampal mo muna bago mo inalok. Walokin mo na sampal. Ay, ano, masaya rito. E, teka muna, ngayon ha, parang habi, may bago kang tinatak bukod sa, andiyan ka sa team ng Sabong Nation, nandito tayo, at nagaano ka ng mga manok, at iba, alam ko, may iba ka pang negosyo. Bakit naman na ito may bago kang tinatahak na balitang-balita na umuugong dito sa Distrito 4 na merong, ikaw na nga magkwento sa mga tropa natin dyan. Na tayo tumatakbo. Oh. Tumatakbo ng? Medyo para pumayat at maging konsyal. Hindi, tumatakbo ka na konsyal. Konsyal po, konsyal. Alam mo, may kasabihan talaga. Pag takbo, tumatakbo ka, natural yan, mapapagod ka. Uupo ka niyan. Yes. Pero upo mo, mayo at this. Ayan, nagpagod. Tayong dalawa. Ano ba nagtulak sa'yo para ika nga tahakin mo itong mundo ng politika ngayon? Siguro, tulad na rin sa nagtulak sa'yo. Oo, nagtulak sa akin. Munti ka ako malaglag. Hindi, pinagtulak mababae. O ba, sino? Medyo mas malakas na yung tumulak sa akin dahil mas malaki ako. Ano nga nagtulak sa'yo? Nung nangyari yung nangyari sa past 2.5 years sa pandemic, di ba? Nakita natin yung kalagayan ng ating distrito. Medyo bumagsak ng konti, yung mayaman naging middle class, yung middle class naging mahirap. Yung mahirap nasa norte na. sa mga hanapin, di ba? We were a little blessed during the pandemic, may konting natira sa atin. So, it's a way of giving back lang. Pareho tayong tinulak at tinawag ng tadhana para magserbisyo. Sana naman magdire-diretso yung tulak na yan hanggang Mayo. Alam naman natin na maski naman nung maski wala ka naman ang tao naman maski wala ka sa panunungkulan. Alam ko naman na talagang kalat naman dito na tumutulong ka talaga lalo na nung panahon ng pandemic. At siyempre magpasalamat tayo sa Poong Maykapal dahil yan unti-unti na at nagiging normal na ang pamumuhay natin. Yes, thank you very much Lord. Thank you for that, you know. At ito rin siyempre dahil nung panahon na yon, maraming beses tumutulong tayo kay Attorney Caroline. So ating Pitmaster Cares Foundation siyempre, na talagang walang sawang tumutulong sa lahat. Lahat, siyempre naman. Kaya isaw, ito talaga, nabanggit mo lang din, palakpakan natin ang Pitmaster. Siyempre, napakarami tinutulong yan. Buong Pilipinas, kasulok-sulukan ang bawat barangay ng Pilipinas. Talaga naman nakasuot ang ating Pitmaster family dyan. Yes, at yun ay maraming salamat, siyempre. Walang iba kundi sa atin. Boss, talawas ako ito. Hindi kaya ako sip-sip na. Boss, O, teka ngayon, tawagin na kitang kusher para sanayin na ako pag nakikita tayo. Ano yung mga ongoing projects mo dito sa District 4? Well, yung projects natin, dire-diretso yung Javi Meals. Yan, papakain tayo parate. Javi Meals, okay. Javi Meals. Yung Javi Cares, meron tayong medical mission. Kompleto yan. May okay. First time na meron tayong ECG. ECG. Na may kasama sa medical mission na may resulta in 1 hour. Naku, nakikinabang yun. Mga senior citizen natin. Yes, ano, kita mo naman. You know, marami kasing mga seniors ang hindi nakapunta ng hospital. Tama. Hindi kaya ng pandemic. Mm-mm. So we tried to bring the hospital sa kanila. Nilapit natin, may cholesterol, may whole lab, may ECG, at may gamot. Kaya pala, lahat kompleto, happy-happy talaga. Kaya pala dito sa distrito ko ito, everybody happy. Exactly. Yung gusto natin, gusto ko, happy ka. Ayan. Gusto niya, happy siya. Ayan. Parang nadinig ko sa isang ano yun, sa isang matandang... Teka muna, ano ba ang dream mo? Ha? Ito, kung sakali talaga. Sabagay, hindi na sakali. Kung talagang ang magbibigay sa'yo, sabi mo nga sa akin, unang pasok, unang magiging tayo, pag binigay nun. Ano ba ang dream mo para sa Distrito 4? Ano yung pinapangarap mo o gusto mo talagang magawa? Alam mo, simple lang naman yung gusto natin makita sa distrito natin. Gusto lang natin makapag-ikot sa distrito na nag-e-enjoy, na hindi ganong kalaki ang gagastusin, at simple pamumuhay lang. Oo. Diba, sinasabi ko dati, gusto ko sana pag nanalo ko, ipapa-aircon ko yung buong distrito. Medyo mainit pag sa amin, dito yun, diba? Pero tayo si Ebo Di Macho, minsan. Pero nakulukuhan lang yun. But, simple lang. Ako, ikot ako sa distrito, kumakain ako saan-saan. Nakamotor ako dahil grabe traffic sa Manila, di ba? Gusto ko lang sana pag mag-e-enjoy ako sa distrito, it's not so hard. Hindi ko na kailangan pumunta sa ibang syudad, hindi ko na kailangan pumunta Makati o Taguig, di ba? Dito lang sa distrito ko. Nandito na yung mga masasarap na kainan. Ayun. May konting acoustic-acoustic. Teka. Lang. Yun, maganda yun. Napanood ko yung, ano mo, ako, vlogger din ako, napanood ko yung vlog mo, yung food trip.
Meron kang puto dito sa Sampaloc, meron kang masarap na kinakainan dito. Yung, yung marami yung kinainan dito. Yung kinainan, yun yung kinainan natin. Meron tayong ay, donuts. Ay, number one mo sa akin. Alam mo naman, takalin. Yung dadali mo sa saan yun? Alam ko na. Mukhang ikaw, mahilig ka kumain ng ano, tumbong. Na. Ay, nako, nako, napakahilig ko sa tumbong talaga. Kumakain tayo ng tumbong. Totoo lang, napakahilig ko mga repapi sa tumbong. Ah, talaga. Pupunta tayo doon. Pwede, pwede tayo kumain doon. Oo, siyempre. Papahabol ko yung katawan mo sa katawan. Oh, yan. Ako, salamat sa nakikita ko nga sa'yo. Tama-tama. Alam mo naman, basta doon sa Maynila, pag nagpunta ka doon sa lugar na yung kainan, mamaya makikita niyo mga repapit sa pagpasyal natin doon mamaya. Sabihin niyo talagang nandito ko sa pusod ng Maynila, dito sa Distrito 4. Okay. Oh. E, teka mo na. Ano yung farm mo? Anong Dariles ba yung... De, may farm tayo. Meron tayong farm sa Lipa. Lipa, meron. Sa Batangas at San Juan, Batangas. Conditioning Andon. Farm. Pero siyempre, especially ngayon, no, dahil tumatakbo tayo, hindi tayo nakakapunta sa farm masyado. Oh, talaga tutok ka rito. Tutok siyempre at marami tayong kailangan na sikasuhin mga problema sa distrito. Once in a while, pag nalulungkot ka, kailangan mo mag-relax, kailangan mo maghimas-himas ng kak. Yung kak talaga, yung manok talaga panabong. Nagigiliwan natin passion na manok panabong. Pupunta ako sarili. Oo, tulad ng nasabi ko nung una, talaga pala nag-champion naman tayo. Oh, yun. Yes. Oo, yes. So, talagang... may mga tropa tayo dito na minsan na babagsakan natin ang mga linyada natin. Oo. Nung pwede pa, lumalaban sa mga ibang sabungan. Ayan, at pag may tupada o piyesta, pwede mag-ano, tupada. Tupada, okay. Nilalaban. So ako, para makarelax-relax, dami problema minsan, pabang tumatakbo. Hindi naman nawawala talaga yan. Diba? Alam mo yan, ikaw, board member ka rin, diba? Ay, tulad niya, ngayon nga pala, nag-umpisa ka na, nakita ko tao, nakapila sa'yo halos dito para piyesta sa'yo dahil sa paglapit sa'yo. Siyempre. Ano tayo, Bombay Santa Claus. Oo, Bombay Santa Claus. Ayan, mga repapin, siyempre sa pinagkwentuhan namin na napakaganda ng pinag-usapan namin, lalong-lalo na sa ikauunlad ng Distrito 4. Siyempre, ulitin natin yan, ha? Basta rito sa Distrito 4, kung siya al-habi, para everybody, habi. Teka muna. Gusto ko naman maranatan yung sinasabi mo. Hindi ako papayag, no, yung food trip mo. Gusto kong pasyalan natin yan. Sigurado ka? Gusto mong tikman yung mga yon? Oo, sama mo ako dyan. Game ka. Okay, ako dyan. Pero matapang ka ba? Sial, ang tapang at tapang lang din ang pag-uusapan. Ako nag-imbento ng tapang. Nasa akin ang formula ng tapang. Kung saan lahat ng magigiting na bayani, sa akin, nang hiram ng tapang. Wow. Tandaan yan. Tapang. Tapang! Ako pi. Yes, board. Sial, mas maganda siguro mag-jeep na lang ako. Okay, baka ako matapang ka. Tapang, sinabi ko lang mag-jeep ako. Yung tapang nasa akin yan. Kamag-alala, Bombay ako, sanay ako mag-motor. Sabagay, wala akong Bombay na nakita ng aksidente sa motor. Start mo! Start mo! Go na tayo! Dali! Sa seat mo pala! Saan mo tayo nandun ngayon tulad ng sinabi mo? Dito tayo ngayon sa G2ASO na Corner Arena sa may Zone 42 ng Sampaloc, Manila. Pero para tayong nasa Cagayan. Ayan, nakita niyo mga Repapis. Kala mo nasa Cagayan kami dahil ang kakainin namin. Mga special dito ng mga Cagayanos. Yes, yung pansit. Battle patong pansit. Aba, nasa na yan? Ang makita na yan? So kain na tayo? Kain na tayo. Pakan na natin yan. Nasa na? Ayun na. Aba! Papag na, ubos ko to. Matagal. Ayan. Wow, ang sarap nito. Ito, wala pa tayong hingian nito, ha? Pagsirin niya. Ayan, o. Kompleto. Okay, kung bakit siya tinawag na battle patong, it's because battle, ibig sabihin, binate yung itlog, tapos pinato. Ganun kasimple. Mickey noodles, ito, special, Carabao meat. Carabao meat? Yeah. Ba, malayo sa kolesterol to, dahil ang Carabao, iba yan. Kanya-kanyang style yan, boss, minsan. Sinasayang ito? Oo, sinasayang na yan. Kinukuha. Kamusta? Dabi. How is it? Ito, ginagalito ito. Alam niyo po. O siya, Labi, madalas ka ba rito? Habang nag-aaral pa ako nung college days ko, pag gusto namin ng quick merienda,
Matagal na kami ng pancit batil patong. Matagal na pala to? Matagal na, matagal na. At hindi naglalagay ng kung ano-anong pangalan. Cagayan's Best Pancit Batil Patong. Ganun lang kasimple. Ganun kasimple. Ganun din kasimple yung ingredients. Fresh carabao meat, fresh noodles, at itong cholesterol soup ang tawag ko dyan. Magkano naman siyang order ng ganito? Special, $169. Naku, mura-mura to. So, okay, mga Repa Pits, matatagpuan to sa G2 Ason, Coney Arena, Zone 42. Walang kaarte-arte. Yung pangalan niya napakasimple. Cagayan's Best Pancit Batil Patong. At yun lang talaga kailangan niya i-order. $169, sulit na sulit. Subukan po niyo mga Repa Pits. Ang sarap. Casinor, saan naman tayo ngayon? Ito naman yung sinasabi mong food trip, ha? Pangalawa to. Yes. Ayan, tatabaan ko rito. Although ito board, mas gusto kong pinupuntan ito bukal pag gabi. No, pero alam ko napaka-busy mo, kaya susubukan natin magpakabusog ng gato-aga. Gato-aga, o. Dahil ito napakasarap na tumbungan sa Sampaloc. Tumbungan, wow. Sampaloc. Along-ano to? Anong istrito? Ito, Santa Teresita, Pigibara. Pero Santa mas alam to Pigibara. Bilang sa likod ng Nazareth. Ayun, napaka-pupunta. Landmark, likod ng Nazareth. Ayun na. Nakapado dito halos lahat ng fire truck ng ABP, yung ang bomberong Pilipinasyan. Medyo minedyahan ko lang yung ano, yung patil doon eh. Patil patong, di ba? Patil patong. Minedyahan ko lang. Dito, totodo ko rito. Kasi ano naman yung paboritong-paborito mong ino-order dito sa'yo? Well, syempre, nandito tayo sa tumbungan sa Sampaloc. So, ang paborito ko dito, hotdog. Hotdog, parang mali. Dapat tumbong. Tumbong, mga Repa Pits. Tumbong. Ayan na. Tumbong. Pero tatlong klaseng version ng tumbong nila. Oo. May asado. Asado. May adobo. Adobo. At yung classic na sabaw. Ayun, ang pinakapaborito ko. Yeah. Minedyahan ko yung kain ko. Ito, todo ko neto. Todohan na to. Talagang kumakain ka talaga ng tumbong? Ay, ang tumbong, special na isa sa akin yung tumbong. Lalo-lalo na pagka talaga malinis ang malinis ang pakakagaano. Talaga naman. So parang kinakabahan ako, parang madalas ka ba kumain ng tumbong? Ay, oo, kasi hindi. Pero yung gusto ko ito, mukhang special to. Siyempre dito, apart from the... Parang kinilang-kinilang ka na ng mga tao rito kagad. Nakita ka pa. Pagkain eh. Oo. Basta mga... pagkain eh. Kain. Basta pagkain, malayo pa lang. Pag mataba ka, nakikita nila, naku, ito yung masarap kumain. Ito masarap kumain. At siyempre, yung ating mga Repa Pits, nagpapasalamat din tayo siyempre sa lahat ng ating mga Repa Pits, sa mga pitmasters natin, mga subscribers natin. Siyempre, meron ta kami every page at saka maraming salamat sa tumatangkilik ng pitmasters natin. Ang family pitmasters, hindi lamang po yan sa ikang po na apologyo na minasawag naman. No, kung hindi, talaga namang nakakatulong sa bawat Pilipino sa buong Pilipinas. At ang dami na, nagpapadala tayo mga ambulansya, bumbero at saka nagpapadialysis. Yes. Ayan ang ating pitmasters family. Kaya kita mo naman. Ha? Saka always una, pag may kalamidad. Nandun ka agad. Agad-agad. Ang bilis, nandun ka agad dyan. Kaya palakpakan natin siyempre ang buong family ng pitmasters. Yes. Si Boss. Si Boss. Si Enteror. Tutuwa sa atin yun eh. Kaya minsan eh, gusto kong imbitahan natin dito kumain naman. Kumakain ng gato si Boss Atong, ha? Oo, kumakain talaga nila. Marami din masasarap dun sa kanyang pwesto na hidden gems na kainan sa Mandaluyo. Masarap din dun. A few moments later. Nakaw! Halika na kayo! Kain kamusta? Na! Kung siya, hindi pa man. Amoy pa lang. Busog ka na. Ba? Linis, di ba? Oo, siyempre. Clear! Clear na clear. Clear na clear, ha? Ayan, marami sa... Pinapaitan. Ayan na po. Ayan. Ito yung pait ng Sampaloc. Mamaya yung asim naman ng Sampaloc. Papatikim ko sa'yo. Pait ng Sampaloc. Ayan na. Ito, tutuhanan na ito. Delicioso. Diba, ito pa yung asado. Ang alam natin usually na tumbong, yung sabaw lang. Noo. Panahon natin, puro ganito lang ang paggawa ng tumbong tsaka yung isaw, diba? Tama pa rin, mga Repa Pits natin medyo nakain naman. Tumbungan sa Sampaloc. Tulad ng pangalan, matatagpuan siya sa Sampaloc. Pigibara, Santa Teresita, pero mas alam ng mga taga-Sampaloc sa likod ng Nazareth. Kahit saan mo itanong, sa mga padjak, sa mga tricycle driver, sa mga toda, saan yung tumbungan sa Sampaloc? Sabihin nila sa likod ng Nazareth. Subukan nyo, napakasarap po. Yun na yun. Saan daw ang tumbungan? Sa baba. Sa baba. Lower intestine, di ba? Sa baba. B-U-S-O-G. Busog. Ayan po, nakita nyo mga Repa Pits, sobrang busog ko. Pakiramdam ko nito. Para lumalapad ako eh. Ha? Konting-konti na lang. Kondisyon na. May dessert pa raw yan mamaya. Kaya mo ba? Kaya ko pa. Man. Minsan ka lang pumunta dito, boss. Di pwede kiti kalagaan. Ano naman, oh, nakita naman yung kompleto Ricardo. So. Ano naman to? Hindi ko mabuksan. Hindi mabuksan? Matindi ako pagkaka-tape niya. Palagay ko, ang gumawa nito,
nagtalagay ng tari, tibay. Yan. Aba! Oh, ito yung modako ng Lunars. 5 pesos. 5 piso lang isa nito? Yes, boss. Aba, eh. Oh, di ba, mga kids, alam nyo na, 5 piso lang isa. Bigyan nyo na sa akin ng mga account nyo, papadala ko kayo. Tarahin ko na ito. Yes, boss. Alam mo yung mga tirang Manila boy, ganito yan eh. Sambagsakan lang, di ba? Mga Repa Pits, yung donut, 5 pesos lang isa. Dalaman lasa. 5,000 pesos. Oo, totoo. Iba lasa. Napakasarap. Masarap sa lahat ng nating masarap. O siya, saan naman yung lugar nito? Yan, Lunars yan, bakery. Ano yan, harina at hard work ang puhunan since 1983. Uy. Ngayon, 5 branch na yan all over Sampaloc. And then, tumuwid niya ng Quezon City din. Ano pangalan ulit? Lunars Bakery. Nananabagan po ako sa Lunars. Bagamat ako po ay taga Bulacan, baka naman. Beke naman. Beke naman. Siyempre, maraming salamat sa inyo lahat. Sa lahat ng itong ating tumbungan dito sa Sampaloc. At siyempre, pinunta natin kanina. Battle Patong. Battle Patong. At siyempre dito sa Lunars Donuts. Lunars Donuts. Maraming salamat. At sa lahat ng ating mga subscriber ng Pitmaster Live, maraming salamat po. At kami ay pataas na ng pataas. Milyon-milyon na. Maraming po salamat sa inyo lahat. Saan nyo kayo rin masubukan lahat ng kinain at papuntahan nyo itong lugar na ito. Napakadali lamang. Pagka Manila boy ka, alam mo na ito. Tandaan nyo, lalo sa District 4. Ha? Talaga namang kakaiba lasa. Salamat, Sir Harvey. O Sir Harvey, Repa Pins Harvey, habagat magaching sa pag-imbita sa amin dito. Baka naman may gusto ko sabihin mga Repa Pins at sa mga tao, lalo sa District 4. Sige, papapanat ulit ako. Siyempre, papasalamat ako sa inyo sa Pitmaster. At syempre sa'yo, Boss Long, dahil nakapunta kayo dito sa aming distrito. At napaunlakan nyo kami, ipagmayabang sa'yo kung ano talaga yung tunay na asim ng taga-Sampaloc. Yeah, dito, mababaitang tao at lahat ng mga ina at asawa, masarap magluto. Kaya kung gusto nyo ng food trip, relax trip, come here to Sampaloc at sample nyo yung pagkain namin. At syempre, maraming salamat sa lahat ng bubuo ng Pitmaster. Especially sa Boss AA natin. Siyempre, Boss! Kating mamusahan na itong amin. Papadala kita, Boss. Papadala natin si Boss AA. Padala natin si Boss AA at siya Lady Tiger. Lady Tiger, oo. Oh, yeah, and siyempre. Also si Attorney Caroline Cruz. Ngayon, Attorney. Okay. Keep up the good work ng Pitmaster Cares Foundation. Congratulations. At siyempre sa inyo. Nakakatuwa talaga mapanood yung behind the scenes buhay ng ating mga idol sa Pitmaster. At muli, maraming salamat. Ayan, Repa Pins, Harvey, thank you very much. At ngayon, siyempre, papano, kita-kisule ha, sa lahat ng mga susunod natin mga episode sa mga niya, maraming mga idol natin pagdating sa patalpakan sa Pitmasters Live. Lahat ng magagaling at mauhusay naman. Makikita nyo, babayi, ayan pa, hello. Ano pangalan mo? Ito ang tanong. Saan matatagpuan ang pinakamasarap na tumbungan dito sa Maynila? Alam nyo na yan, ha? Siyempre, ang gagawin nyo lamang, i-comment lang yan sa section. Abangan ang aming announcement kung ikaw ang maswerteng mananalo na. Ayan, 3,000 pesos na naman. Work of Talpak Boys. Kaya mga Repa Pins, ano ba, hinihintay nyo? Aba, tutok ng tutok palagi, ha? Abangan nyo yan. Sige na. Pachira ko. Wala na yung aso. Ala na. Pusa na. Pusa. Pusa na.